Pero nung pumunta ang Panginoon sa village, sa barangay na magkakapatid na itong Lazarus, Martha, and Mary, ay nailibing na ng ilang araw. Patay na ng ilang araw at nailibing na si Lazarus. But Jesus is life. And Jesus is life. At alam niyo ni Martha, sabi niya, kung narito sana kayo, hindi sana siya namatay. Pero ang tinutukoy ni Martha ang kamatayan ay yung kamatayan lang ng katawan. No? Pero maraming uri ng kamatayan at maraming uri ng buhay at buhay na walang hanggan. But in all this, Jesus is relevant. Jesus is life. Jesus sets free from the fear of death and from death itself. Ito na marahil ang pinakamatinding takot ng tao. At kahit na mga hayop at maging na mga halaman ang mamatay. Kaya lahat gumagawa ng paraan para iwasan ang kamatayan. At maraming kung ano nung ritual, mga paniniwala, mga hokus-pokus na ginagawa ang tao para lang maibsan ang takot sa kamatayan, para lang ma-assure na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. At sa usapang ito ni Martha at ni Jesus, ay marami tayong mapupulot na aral. Hebrews 2:15, referring to Jesus that He might free those who all of their lives were held in slavery by their fear of death. Ang takot sa kamatayan ay tinatawag na pagkaalipin, slavery. Kasi buong buhay, nagpapakaalipin talaga ang mga tao para lang maibsan ang takot sa kamatayan. At isa dyan, pagpapaalipin sa relihiyon. Kasi ang relihiyon ang number one manakot tungkol sa kamatayan at number one ding nagtitinda ng kung ano-anong produkto na solusyon sa kamatayan para ang mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung relihiyon ang sagot, eh paano yun? Iba-iba ng sagot ang mga relihiyon. Iba-iba ng formula, iba-iba ng mga itinitindang doktrina. Alin doon? Hindi naman kung may pinanganak ka sa isang religion, yun ang paniniwalaan mong tama kasi lang naipanganak ka doon. Paano yung naipanganak sa ibang religions? Kaya dapat suriin. Kaya ang tawag ni Jesus sa takot sa kamatayan ay pagpapaalipin. So, sino mang kasi na nag-aalok sa iyo ng kaligtasan mula sa kamatayan, ay siyempre may produktong ititinda at bili ka ng bili nun habang buhay, kaya slavery yung fear. People fear death because they do not know enough about eternal life. At sinabi sa scripture, my people are destroyed for lack of knowledge. Ang takot ay nagmumula lang sa ignorance. Ano mang bagay na hindi mo alam, kinakatakutan mo. Ano mang bagay na hindi mo naintindihan, kinakatakutan mo. Kahit mga katuruan at doktrinang bago sa pandinig ay kinakatakutan. Kasi ganun ang slavery ng tao sa fear. So, fear of death enslaves. How do you set yourself free by the help of Jesus from this slavery, from this fear? Know life and the mechanics of life. Knowledge is power. Knowledge is freedom. Know life and the mechanics of life and be free from death and be free even from the fear of death. Ano mga dapat nating unawain? Marami, pero konti lang ang sisikapin nating mabuklat ngayon at sapat na yan na panghawakan para matanggal ang fear of death at maunawaan natin ang eternal life. One, life is designed. The universe is fine-tuned. Hindi aksidente ang universe. Hindi siya simple evolution, siya ay creation. At ang creation ay may creator. At ang creator ay eternal. And because we were made in the image of the Creator, if the Creator is eternal, therefore we are eternal. Dapat natin maintindihan yan. Tanggalin muna yung mga sapot-sapot sa ating isip na katuroan ng kung ano-anong iba't ibang relihiyon ng pananakot. Tingnan natin ang creation. Life is designed, the universe is fine-tuned. Consider yung isa sa mga rules of science, the golden ratio, or what they call the divine proportion. Hindi ko inaasahan na lahat tayo ma-appreciate ito agad, maiintindihan in one sitting, kasi kumisan 4 years pinag-aaralan ng mga yan. Sapat na ngayon ay mabuklat natin para lang malaman natin, ay may ganun palang topic para assignment, homework, pag-aralan yung mabuti para maintindihan.
Nobody expects you to understand everything in one sitting, especially right now. And this is the challenge of church preaching. Limited ka, 40 minutes up to 1 hour. Paano mo ituturo ang lahat ng yan? Kaya nagiging sound bites lang eh. At ngayon, i-consider natin sound bites na assignment ninyong pag-aralan lahat para lalong maintindihan. Ang goal lang natin ngayon, buksan ang ating isip na may mga ganun palang usapin, may mga ganun palang topic na dapat lang saliksikin. We shall flirt with some scientific principles. Know, understand, at kung nano-nosebleed, just take note now and know more soonest. Huwag matakot sa bagong nadidinig, huwag matatakot sa bagong nalalaman, because God is knowledge and God is light. Now, the golden ratio in science is a perfectly symmetrical relationship between two proportions. Mathematically, this ratio is closely related to the so-called Fibonacci sequence, where each term is the sum of the previous two. For instance, 1, you start with 1. 1 plus 0, kasi 0 yung kakambal niya sa una, 1 din. Now, ang kasunod ng 1 ay 2. So, 1 plus 2 equals 3. Tingnan nyo yung sequence. Now, 3 plus 2, yung sinundan niya, equals 5. 5 plus 3, yung sinundan, magiging 8. And so on, hanggang maging 13, hanggang maging 21. This law is embedded in nature. Hindi pwedeng aksidente, kasi design. Tingnan natin yung sinasabi ng ating video sa Fibonacci sequence. Nakita na natin yan. Tingnan nyo uli, i-research nyo uli, paulit-ulit. Kasi that sequence repeats. Now, this pattern shows even in great works of art. Ano ba yung tinatawag na maganda? Lumalabas din yung sequence na yan kahit sa shell, kahit sa Milky Way, kahit sa mga halaman, sa fern na bumubuka, kahit sa storm na nabubuo pa lamang, kahit sa sunflower. Pag tinignan nyo, tinitigan, lumalabas yung Fibonacci sequence. At yung Mona Lisa, maganda kasi sumusunod pa rin yan dun sa pattern na yon, maging ang Greek classical architecture. Maging lahat ng tinatawag nating maganda, yung pinayagan ng humanity na ma-establish na maganda, pati yung painting ni Da Vinci na Creation of Adam, sumusunod sa ganun sequence. Kaya, alam mo man o hindi yung sequence na yun, something inside you tells you, maganda ang art na to. At may nagsasabi naman sa'yo, ay, hindi ito maganda, bakit tabi-tabingi, bakit parang magulo, parang walang kwenta. Kasi nandun yun, embedded sa nature. Pagka tinignan pa natin at kinonsider, halimbawa yung fractal geometry, spell fractal geometry, sometimes called Mandelbrot equation. Now, a fractal is a shape that shows self-similarity. Yan, papasok ang microscope sa tinitingnang parts ng isang living thing. Yung pattern, ulit ng ulit, habang makakarating ang microscope mo sa mas maliit na mga bagay, makikita mong paulit-ulit yung pattern. Every part of the structure is the same as the whole. Maging sa mga shell uli, maging sa sunflower, maging mga sanga ng puno at yung mga veins ng mga dahon at maging mga sanga-sanga ng mga ugat at kung ano-anong bahagi ng ating baga, nandun lahat ang sequence na yan. Pag binuklat mo through the microscope ang lahat, malalaman mo mayroong creator. Lalo naman, pag umakyat ka sa taas, sa kalawakan, through a telescope naman, lalong makikita mo na may creator. The microscope and the telescope are God's great prophets. Kasi inire-reveal nila ang mga hiwaga ng Diyos, na hiwaga lang yun sa hindi marunong. Pero sa marunong, hindi na yun hiwaga. It becomes knowledge. Now, the golden ratio and fractal geometry appears all over nature. Nature follows these patterns. So, anong ibig sabihin? Mga kapatid, merong natural law. Law that applies to all, ano man ang relihiyon mo, the law of gravity will apply to you. The law of physics will always apply to you, ano man ang sekta mo. The law of velocity, buoyancy, all of this will apply. Kasi yan ang universal law, kaya alam mo yan ang law ng God. Over all the laws of many religions that are competing, bangga-banggaan, laban-labanan, alin ang totoo? Siyempre, kung narrow-minded ka, ipipilit mo yung faith mo ang totoo. Kasi yun ang faith mo. Kasi doon ka lumaki. Kasi doon ka sumali. Pero paano yung iba? Ginigit din nila yung kanila ang totoo. Alin ang universal truth that is true everywhere, every time?
scientific laws. So you know that the Creator is the scientist. Mahindi magkakontra ang science at ang true faith in God. Ang kumukontra lang sa science, yung mga religions na hindi tatayo at titindig ang pangangatwiran pag niliwanagan ng science. Yun ang takot sa science at nananakot against science. Now, the chaos theory, for instance, isa pa yan. In any chaotic setting, sabi ng chaos theory, there exists a definite pattern. O may pattern na naman yan pag pumasok ka ng pumasok sa bawat maliliit na bahagi. Makikita as far as the microscope and the telescope lenses allow. Technology, science, could really be God's last prophet na nagpapakilala talaga sa Diyos in very clear, repeatable terms. There is still order hidden inside what we perceive as chaos. True chaos does not exist. Why? Because God is God of order. How about the Mandelbrot set called the thumbprint of God? Now, the Mandelbrot set is a fractal. No matter how far observers zoom into it, they will find intricate patterns that are similar to the whole thing. But these are only similar and not the same. There's actually infinite variety. It never repeats itself. You know why? Because God is God of variety. Consider the DNA. The DNA or DNAs are codes, and coding requires intelligence. Bawat living thing may DNA. Kahit nga yung mga katanda-tanda ang kalansay ng mga pero sa Egypt, naaaral nila ngayon yung DNA. Na-establish nila kung magkakamag-anak nga ba talaga ito o hindi. Kaya nga ngayon, pag gusto mong i-prove ang paternity ng isang bata, nagdi-DNA test. Kasi encoded sa kalit-liit ang himay-may ng ating pagkatao kung ano tayo, at sino ating makamag-anak. DNA codes in our cells are very similar to intricate computer programs. At naiintindihan natin ito only lately, kasi lately lang nagka-computer. Sa tagal ng panahon, ang tawag lang dyan, hiwaga. DNA, located inside the cell's nucleus, is a carrier of genetic information. Sa kaprasong DNA na yan, nakakode na lahat, blueprint yan, ang design and instruction to make proteins, molecules, and body parts like legs, eyes, hearts. Kaya pag may bata, tinignan mo yung mata, bagong panganak pa lang, uy, kumuha sa ama. Kasi, yung DNA ng ama ang nasunod doon sa mata. Kung minsan naman, ay, ang ilong sa ina. Yung DNA ng ang nasunod. Magtataka lang yung ibang mga marites. Bakit ka mukha ng kapitbahay? DNA ni kumpare. Bigla. Hindi yan maikakaila. Diyos ang naglagay niyan. What about Benford's Law? Yung graph na yan, ang sinasabi niyan mga kapatid. Benford's Law states that the leading digit in a number is more likely to be a small number like 1 or 2 or 3, not a large number like 7, 8, or 9. It also states that 1, or the number 1, is the most likely leading digit to occur by far. And this will apply to any random set of data. Anong application nito mga kapatid? Halimbawa, nagre-report kayo ng sales nyo sa BIR. Tapos iniimbento nyo lang yung mga resibo. Gawa lang kayo ng gawa. Gawa lang kayo ng gawa. Ito yung sale. O kaya ang mga tindera nyo, nagre-report ng benta nila sa inyo. Ito yung benta, benta, benta. Gumagawa pa ng mga resibo. Pag nag-Benford Law kayo, mabibisto nyo. Kasi, kahit magtamba ka ng libu-libong number dyan, laging ang kiking pinakamarami dyan, nagsisimula sa 1. Tapos 2, tapos 3, papakonti ng papakonti hanggang 9. Hindi ko kayo tinuturo ang mandaya, ah. Pero reliable ang Benford Law to detect fraud in reporting numbers. This is used in Canada. Malalaman, kahit tax declaration mo, nandadaya ka sa mga number mo, kahit yung mga liquidation mo, mga lalabas, kasi God is the master mathematician. At may law ang numbers. Hindi pwedeng dayain.
Yan ang alam ng mga engineer. Kaya alam mo yung load ng bridge, o 10 tons, o ganyan. Kasi may computation kung gano'ng karaming semento at bato at bakal ang dapat mong ilagay para makatawid dyan ang 10-ton truck. Melo ang lahat. Bakit umaakyat ang eroplano? You know, the science of the aerodynamics. Bakit na nahuhulog ang mga dapat mahulog because of the law of gravity? Bakit nakakalanda ang eroplano? Computed lahat. Bakit sasakay ka sa eroplano ng gabing-gabi, maglalakbay kayo ng ilang oras sa buong kagabihan, tapos maglalanding siya exactly sa airport na plano, hindi sa ibang airport? Sumusunod lang yan sa laws of physics, sa laws of geometry. Hindi yun pwedeng palitan. Bakit? Kasi ginawa yun ng Diyos. Bakit ang mga doktor sinabi, oh, itong gamot, inumin mo, after 5 days, may talab na yan. Kasi na-observe na nila, yun ang science, na-observe mo kung ano lang yung nando na nakatotohanan. Kaya gumagaling ka, kaya ka na-o-opera, kung ano nung ginagawa. Dahil may law ang lahat. Marami pang ibang natural laws, laws of chemistry, of physics, laws of the sciences, and the laws of the applied sciences, like medicine, therapy, engineering, yan, ina-apply nila to practical terms those theories that are already proven to work. What then can be concluded? Bakit tayo nagsa-science-science here? Merong design. Therefore, merong designer ang lahat. May intelligent, and more than that, loving plan ang designer. At pag naiintindihan mo ito, mapapawi ang takot mo sa kamatayan kasi pati yung kamatayan at post-kamatayan, plano na. Walang surprise. Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future that even death is not meant to harm you." Dapat yung dibdibin nang mawala yung mga takot na yan, yung slavery to the fear of death. Know, appreciate, and have faith on the designer's plan. At sa pagbubungkal natin ng mga scientific structures na to, tinitingnan lang natin na, oo nga, may designer, may Diyos. At hindi to aksidente, hindi kung ano-ano lang. May pupuntahan ng lahat, therefore may pupuntahan ako. At ang pupuntahan ko, ang Diyos. Dibdibin. Apply this to death and to the fear of death. Bakit ako pa ulit-ulit sa team na to, yung fear of death and death? As a pastor for more than 4 decades, alam ko na, concluded na, ang talagang major fear ng tao, kamatayan. Eh, may sagot na dyan ng Diyos eh. Tapos nagre-religion ka ng 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 years, takot ka pa rin, edi walang na pala. Kaya kailangan makalaya. Na napakahalaga, know, appreciate, and have faith on the designer's plan na outside of religious and sectarian texts, traditions, and doctrines. Science inevitably opens to the idea na merong designer, creator, sustainer, na mayroong Diyos. Napakarami ng mga scientists na nagsimula as atheist, kaaaral, hindi nila maiwasan ang katotohanan na may creator. Yun lang, magde-design ka ng spacecraft na maglalanding sa buwan, na ilang araw na naglalayag sa kalawakan, eh para makompute mo yung mathematics na umalis dito sa Earth na umiikot at magbabiyahe all throughout the space, na hindi siya babangga sa anumang mga ibang mga bagay doon sa kalawakan at makakarating sa buwan na nagbabiyahe din, magkaiba ng biyahe yung Earth at buwan, na compute mo na maglalanding talaga doon sa ganung oras, sa ganung araw, kasi may batas na hindi maiiba. Na ganun ang takbo ng mga planeta, ganun ang speed, kanya-kanyang speed, kaya walang mga banggaan, may batas. Habang nag-aaral ka ng science, sobrang bulag ka na pag hindi ka pa naniwala may Diyos. Pwede kasi naman na hindi naniniwala yung mga scientist sa Diyos, yung Diyos na drawing ng religion. Kasi napakarami naman talagang drawing ng religions na hindi naman kapanipaniwala kung isa kang tao nag-iisip at marunong.
Kaya dapat hanapin mo yung drawing ng natural law because it will point to the Creator who is God. The God of the sciences is unassailable. Although the God of the religions could be questionable kasi mga religion nga mismo, iba-iba na tinuturo eh. So alin dyan na papaniwalaan mo? Kaya mahalaga yung science. Huwag kayong matakot sa science because God is the ultimate scientist. Job 12:7-10, "But ask the animals and they will teach you, or the birds in the sky and they will tell you." So gusto mo maghanap sa Diyos, mag-biology. Sino sa inyong laging absent noon sa biology? Hindi tuloy natandaan na ang Heterobasidiomycetidae is the scientific family name of mushrooms. Hindi nga ma-spell. While most religious laws or theologies are inconsistent, contradictory, myopic, local, and sectarian, while most religious laws point to competing prophets and theologians, natural and scientific laws are constant and universal. They point to and reveal the non-sectarian creator. At gusto kong bigyan ng diin ha, non-sectarian God. Ang God kasi, pinag-aagaw-agawa ng mga sekta, ng mga relihiyon, at binibigyan ng kanya-kanyang bihis, costume, itsura, drawing, at mga doktrina. No, go to the non-sectarian God of creation. At pwede rin siyang makilala sa Bible. Ang dami-dami, pwede mo pagkakilanlan. Marunong ka lang dapat pumili at manuri kung ano ang titingnan. Job 12:7-10, mag-biology ka daw, or speak to the earth, and it will teach you. So mag-geology. Or let the fish in the sea inform you. Mag-fisheries. Mag-oceanography pa kung ibig mo. At sa pagpapatuloy ng Job, which of all this does not know that the hand of the Lord has done this? In His hand is the life of every creature and the breath of all mankind. Ang ganda ng realization. Napakaraming magagandang mapupulot sa Biblia. Marunong ka lang tumingin kung saan. Psalm 19:1, "The heavens declare the glory of El," or of God. You know, in the original Hebrew of the Old Testament, it is El that is used. In the English translation, it becomes God. And that's when it becomes very contestable to many people. But all the original Hebrew verses say El when they mean God. "The heavens declare the glory of El, and the sky displays what His hands have made." Mag-astronomy. Kahit daw sa astronomy, makikita mo ang maker. "What we have is not accident, is not chance, but creation. And we are the crowning glory of that creation, at least from our point of view." Now, understand, as we have been saying, life and the mechanics of life. And one important truth is that the Creator is eternal. God does not die. Jesus the man died. But remember, Jesus is the divine that was made into flesh. And that flesh was the thing that died, not the spirit of Jesus that is eternal. Romans 1:20, "For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power, had been clearly seen, being understood from what has been made." Ang linaw ng sinabi ng Romans, ang pagpapakilala ng Diyos ay sa pamamagitan ng Kanyang nilikha, mga bagay-bagay na nakapaligid sa atin, not from religious and sectarian theologies. Pag diyan ka nagpadala sa mga religious and sectarian theologies, dahil iba-iba yan, malilito ka talaga. Gusto mong makilala ang creation, kilalanin mo yung Creator. Paano mo kilalanin yung Creator? Through the creation. Through what has been made. Through the material world. Because creation reflects the Creator. Even we are made in God's image. And that is not meant to be physical. We are made in the spirit, or in the image of the Spirit, in the nature of the Spirit of God. Creation reflects the Creator more than competing theologies. 1 Timothy 1:17,
Now to the King eternal, immortal, invisible. And may I add, but visible through creation. You want to see God, you cannot see God in truth because God is spirit. But if you want to see God, at least even on lower terms, look at the physical world, the universe, because imprinted doon yung character ng Creator. Now, creation is eternal. Therefore, we, His creature, have eternal life. Iba-iba ang sasabihin sa inyo mga religion tungkol dyan. Magkaka-eternal life ka lang pag sumali ka sa kanila. E paano kung apat na religion nagko-compete? Saka sasali? Maniniwala ka na membership ang nagsisave? Paano yung hindi naging member? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay may religion? Na pwede siyang ilagay sa loob ng isang religion at nandun lang siya, wala doon sa iba? Yan ang mga kagilagilala sa kasinungalingan ng mga relihiyon sa pagbebenta nila ng kaligtasan through their franchise. Dapat kung nag-aaral ka talaga, matagal ka na nag-aaral, gumraduate ka na sa ganung pang-grade 1 na pag-iisip. Maintindihan mo ang Diyos in a higher way of understanding. Pakaisipin yan pag natatakot pa about death. Refer more to the laws of creation, of nature, and less to the laws of competing religions. Huwag kayong maging overly loyal sa isang religion dahil doon laki yung pinanganak. Paano kayo pinanganak sa ibang bansa? Di doon naman kayo magiging loyal. Dapat mag-isip. John 11, sa pagpapatuloy ng kwento, siya nga pala ang usapan natin ay si Jesus at si Martha. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin nyo sa Kanya. Sabi ni Martha, kung sana nandito lang kayo, hindi namatay ang kapatid ko eh, pero kahit patay na siya, naniniwala ako, kaya nyo buhayin. Kasi anuman ang hingin nyo sa Diyos sa langit, eh yun ang magyayari sa lupa. So please naman, buhayin nyo naman aking kapatid. Jesus is the way of life, the way to life, and life. Now understand eternal life in the way to eternal life through creation and through the laws of nature and science. At humanda kayong magdugo ang tenga nyo, kauulit-ulit ko sa ibang terminology. Kasi repetition clarifies. Kung naintindihan nyo na sa unang sabi, huwag nyo nang pansinin yung kauulit. Kasi merong mga sa ikapitong sabi pa maintindihan eh. So kailangan ulit-ulitin natin para sa kabutihan ng lahat. Now understand eternal life and the way to eternal life through creation more than through iba-iba at kontra-kontrang religious teachings. At matatakot ka lang pag doon ka nakinig. Now, remember we said God created a fine-tuned universe? Planado ang lahat. Walang tsamba-tsamba. Meanwhile, beneath, above, and beyond the visible, all creation is energy, frequency, and vibration. Konting basic sciences lang will tell you everything vibrates. Kahit yung hindi gumagalaw na isang bagay na hawak nyo, nagbabibrate yan in microscopic levels. Yung lampas higit sa nakikita ng mata, ang lahat ay vibration, energy, frequency. Kaya nga ang radio, frequency eh. Nagtataka kayo, bakit yung boses ng artista ng radio na nandoon sa malayong studio ay lilipad sa himpapawid, madadakman ng radyo nyo at dadalin sa tenga nyo yung boses niya, di ba? Kasi yung boses, more than what you can see and what you can hear, vibration yun eh, frequency. Kaya pag yung radyo nyo, dinala nyo sa frequency 702, madidinig nyo DCIS. Pero iurong nyo lang ng konti, iba na madidinig nyo. Kasi ibang frequency na yung pinupuntahan nyo. Ngayon, lahat may frequency. Pag nakatune in ka sa frequency ng Diyos, can you imagine what will happen? Kaya dapat nade-develop natin lahat yan, may frequency. Nothing rests, sabi ng science. Everything moves, everything vibrates. John 4:24, God is spirit, sabi ni Jesus. And His worshipers must worship in the spirit and in truth. So, espiritu ang Diyos. And in the spirit world, it's all vibration, frequency, energy. Yan yung mga na-discover ni Tesla, ni Nikola Tesla, energy. Na pwede pala ang wireless power makarating kahit kanino, pero pinigil lang yan ng mga gustong magbenta ng power, kaya kailangan may wire para dadaan ka sa wire nila.
Ganun yan yung mga relihiyon. Kailangan dadaan ka sa kanila. Franchise lang yan eh. Now, God the Creator has and is spirit. Therefore, God the Creator, who is not matter, who is not physical, but spirit, is supreme energy, frequency, and vibration. Hindi yan pagtampalasan sa kadakilaan ng Diyos. Inuunawa lang natin sa ibang pananaw. God is not a man, sabi ng Hebrews 23:19. God is not a white-bearded lolo na nakaupo sa mga ulap at may hawak na kidlat para tudlain ang mga nakakainisan niya. Yan ang drawing ng religion. God is not a man. Kaya hindi tayo dapat mag-confine sa mga religious images kasi puro images yun ng humans. Yung mga lahat ng mga divine personalities represented as humans. Hindi nga human ang Diyos, hindi nga man. So, misrepresentation yun na God. Repeat, God, the Creator, has and is spirit, therefore is supreme energy, frequency, and vibration. The energy, the frequency, and vibration of God is love. Imagine God and love as a spiritual and invisible power, energy, vibration, and frequency, only manifesting in the material world through many acts of love. But love is an idea. Love is a concept. Therefore, love is frequency, energy, vibration. And God is love. I-correlate nyo yan. Magkakadugtong yan. Only understood by those who will really plumb the depths of the many angles of truth. In the spirit world, it's not physical or material or anthropomorphic. Hindi kamukha ng tao. It's spirit. Ang usapan spirit, energy, vibration, frequency. Ang creator ay energy, frequency, power. Therefore, ang creation ay ganun din. Because we were made in God's image. Our true essence is not our nose, not our eyes, not our body, not the color of our skin, but the spirit in us. And that spirit is frequency, energy, vibration. When the body dies, that spirit is released and it goes back to God, who is the true frequency and energy and vibration. But even while you're alive in the body, the spirit can already align with the spirit of God. At yan ang sinasabi ni Jesus, that you can be the kingdom of God. The kingdom of God is in you. It's not in the stone temples. It's not on mountains. It's not in places of worship. You are the temple of the God, of the spirit of God. So pagka tumugma na ang frequency mo, ang vibration mo, ang energy mo, sa frequency, energy, and vibration of God, nakakabit ka na sa God, nakakonek ka na sa eternal life. Kaya sabi ni Jesus, if you are in me, though you die, you do not die. Or though your body dies, you live again. Paulit-ulit si Jesus sa tema na yun. John 5:24, you cross from death to life. And that energy, that frequency and power and vibration is love. That's why love is the greatest. Sabi ni Paul, na-realize niya to eh. So faith, hope, love abide, these three. But the greatest is love. Why? Because God is love. The vibration of God is love. And if you are loving, no matter what your religion is, you vibrate in the frequency of the Creator. Therefore, eternal life is in you. Masyadong esoteric, pero spell esoteric. Kaya sabi ko, pag-aralan nyo to, hindi ito matatapos ngayon lang. Pero sasagot din ito ang napakaraming tanong na hindi nasasagot ng isang katerbang katekisim. Kailangang pagsikapan. Colossians 3:13 to 14, love binds all together in perfect unity. At sabi pa, in Him, all things are held together. So si Jesus, yung power na yon that holds everything together,
And Jesus is called light, the light of the world. And go to science because all scientific facts will tell you that what if there's one thing that really holds life together, it is light. Even sa biology, kailangan mo ang light. Kaya kahit sa Genesis, sinabi, let there be light. Light muna ang simula para magkaroon ng life. And Jesus is that light of the divine that has come to the world. And the message, the vibration of that light is love. Kaya sabi ni Jesus, love. Love God. Love your fellow men. And you will have eternal life. Jesus could be understood in scientific terms. If you would think of light and Jesus as light. Now, going back to the life and mechanics of life, as we have already said, God, the Creator, is love. As God is eternal, love is eternal. Marami ng mga young people, sabi nila, kinonfess later, nagdudugo na daw yung tenga nila sa katuturo ko ng love at Jesusness. But, one day, isang araw, ting! Biglang bumukas yung naintindihan nila. Gusto daw akong puntahan at pagyayakapin at pasalmata. Ay, salamat. Ito pala yung tinutukoy nyo. Hindi lang namin maintindihan nung kaya nagsasawa na kami. Kaya yung mga iba darating, anong teaching ngayon? Baka Jesus na sa naman, ha? You know? Habang hindi nyo pala intindihan niya talaga, ma, maiinis lang kayo, makauulit. Pero ulit-ulitin nyo, dadating isang araw na, ting! Yung pala, Eureka! Yung pala yung katotohanan. Natanggal yung mga takip sa mata parang kay Paul para makakita. John 14:21, sabi ni Jesus, whoever has my commands, and what is the command of Jesus? Isa lang, to love. Whoever has my commands to love and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Now we enter another phase of our discussion, the issue of cycles, circles, repetitions. Sabi ni Jesus, kung sino ang sumusunod sa akin at umiibig, ay iibigin ko. So ikaw at si Jesus. Sabi niya, kung sino man ang iniibig ko, iibigin ng Ama. Therefore, iibigin ka rin ng Ama. At dahil iniibig mo si Jesus, iniibig ka ni Jesus ang Ama, iniibig ng Ama si Jesus at iniibig ni Jesus ang Ama, therefore, iibigin ka rin ng Ama. Makikipag-ibigan ka sa Ama at kay Jesus, ikot ng ikot yung cycle. Because true eternity is a circle. That's why God is called Alpha and Omega, the beginning and the end. Because only in the circle is the beginning, also the end. And therefore, there is no end because it becomes another beginning, kaya eternal. And that's when you know sacred art. In any religion, ang sacred art features a lot of circles. Paikot-ikot, 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 because the divine does not end. And it shows even in art. So, the circle is a very important shape that expresses the eternity of the divine. Now, love, like energy, is cyclical, therefore, eternal. Kung merong cyclical, eternal yun. At kung merong eternal, cyclical yun. Tulad ng water cycle. Did you know na mula nung nilikha ang buong universe, not one drop of water is lost or gained? Because everything recycles. Yung ininom yung tubig kaninang umaga, pinagugasan ang paa ni Cleopatra. 2,000 years ago. Paulit-ulit lang. Kasi nire-recycle. That's why recycling is a very advanced attitude. Yung nire-recycle mo yung supot, nire-recycle mo yung mga lalagyan para bumalik siya sa pagiging useful at huwag siyang maging basura. Now, John 11, balik kay Martha at Jesus, sabi ni Martha, kung sana lang, nandito kayo, hindi mo mamamatay ang kapatid ko eh. Sabi ni Jesus sa verse 23, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sabi ni Jesus. At bakit? Bakit siya muling mabubuhay? Eh kasi love ko siya. At love niya ako. At dahil ang vibration ng divine ay love, when you love, and when I love you, the vibration of life is in you, you never die. Only the body dies, but it actually doesn't die. The body only recycles. Lahat ng kinain yung calcium, phosphorus, at kung ano-ano pa, babalik lang yan sa lupa
para maging bitamina na naman at magiging papaya. May kakain na naman ng papaya, mapapasok sa katawan ng tao at pag namatay siya, babalik sa lupa. Lahat pabalik-balik. Kaya yung kinain nyo kaninang umaga, hulaan nyo kung ano yun. Sa kanyang previous cycle. Pabalik-balik lang. We participate in the circle of life. At bakit mabubuhay si Lazarus? Because he is in me, kung sasabihin ni Jesus, and I am in him. And because I do not die, whoever is in me will never die. At sino man ang aking pamugaran, tirhan, at makipag-isa ako sa kanya, hindi rin siya mamamatay. Masasama siya sa buhay, hindi niya ako madadala sa kamatayan. Pero sabi niya kay Martha, but if you want earthly life again, now, o sige, pues, buhayin natin kung ilaligayan niyo. So binuhay ngayon itong si Lazarus. Maraming mga Christians, Bible-based Christians, ayaw magpa-cremate o galit sa cremation. Dahil paano ako mabubuo ulit pag bumalik ang Diyos? Problema na yan ng Diyos. Sa palagi mo ba, pag inilibing ka ng buong katawan, hindi ka kulang, eh tinanggal na nga nung ikaw ay inimbalsam mo, tinanggal yung mga laman loob mo, di kulang ka na rin. At kung kinain na ng mga uod yung katawan mo, eh yung mga uod na ang dami-dami, sila ngayon ang bubuoin ulit para mabuo ka. Huwag mo problemahin yun. Dahil si Lazarus nga binuhay eh. Eh sabi nga nung magkakapatid, may amoy na po, huwag na natin buksan ng libingan. Matagal na siyang patay. Hindi naman kasi uso na yung balsa mo. May amoy na. Anong amoy-amoy? Kaya kang i-reconstitute ni Jesus. No matter what your situation. Kaya kung gusto mo magpa-cremate, go ahead. Ang clean-clean, hindi na nakikita yung bangkay mo, tinitingnan po ng mga nakikipaglibing. Ay, nangingitim na ang kuko. Iba, tinitingnan mo lagi yung kuko ng bangkay. Ay, may hawak na pera. Kung ano-ano pang magiging issue tuloy dahil nandun yung katawan mo. So, mabuti pa nga yung clean na clean eh. Although I don't endorse it. Wala naman ako ibinibenta cremation, ano, insurance. Pero, huwag kayong magpadala sa ganung mamunting bagay. Hindi yun ang issue. The issue is, do you have eternal life? Do you have Jesus in you? And no matter what your religion, if you love, you transcend those sectarian divisions and go above it and become universal and you join the Creator who is non-sectarian. And that Creator vibrates in love. So vibrate in love. Now, to be in the realm or the frequency, vibration, and energy of the Creator, meaning to be in the kingdom of God or of kingdom of heaven, be in the realm, be in the frequency, vibration, and energy of love. Ang daming parenthetic phrases, let me simplify, to be in the realm of the Creator, to be in the kingdom of God, be in the realm of love. May nangyayari sa spirit mo na nagbabibrate kasabay ng vibration ng love, which is the vibration of God because God is love, so pumapasok ka sa circle of eternity. John 15:10, if you keep my commands to love, you will remain in my love. Meaning, you will remain in me, you will remain in life, you will remain in eternity. John 3:16-17, for this is how God loved the world, or this is how God gives eternal life. He gave His one and only Son, that everyone who believes in Him, meaning who believes in His message, which is love, will not perish, but have eternal life. Why? Because love is the greatest. Now, the law of conservation of energy says that all matter must cycle in order to continuously exist. Di ba, ipinasok na nga tayo ni Jesus sa discussion ng cycle. Ikaw, si Jesus, ang Ama, pupunta sa'yo, pupunta ka kay Jesus, magiging isa kayo in a circle. Love cycles and recycles. Love is give and take. Kaya pag may nagtatanong, in love po ba ako talaga? Sige ko, re-reviewin ko, ano ko, iha, hindi ka in love kasi puro ka take. Give and take ang love. Mahal po kaya ako ng aking nobyo? Nagbigay ba sa'yo? Take po ng take. My boyfriend gets and forgets. Well, I give and forgive. Hindi love yan. One way yan. Kasi love is two-way. And only a two-way love will remain forever. Kaya yung mga mag-asawa ko minsan, you fall out of love, unti-unti, dahan-dahan. It takes years bago mo ma-realize na hindi ko na pala ito mahal. Bakit? Kasi walang cycle.
walang two-way. Puro ako na lang ng ako ang nagpapasensya, ako na lang ng ako nasasaktan, siya na lang siya ang masarapang buhay. Lalayo na lalayo ang loob mo, nawawala yung love. Kaya yung love is two-way. Love is cyclical. And if it is cyclical, it will be forever. It will be for life. Because if it's a cycle, if it recycles, it will be eternal. The first law of thermodynamics says, energy cannot be created or destroyed. Nalaman nyo na yan, ng grade 4 science pa lang, kundi kayo absent. Energy cannot be created or destroyed. It can only be transformed from one form to another. So ikaw, hindi ka mag-destroy. You will only be transformed. You will return to God in another format. Huwag nyo naman paniwalaan yung mga karto ng relihiyon na pagbalik mo sa Diyos, nandun lahat ang makamag-anak mo, nakakimona pa rin ang lola mo, nakadaster ang nanay mo, nakajogging pants yung kuya mo, at may reunion kayo doon na parang yung barangay nyo, inilipat lang sa Pasay to heaven. Ganun kasi, oversimplify ang reliyon eh. Ay, may reunion tayo. Ay, nandun po ba lola ko? Siyempre, nandun lola ko. Magkagawa po din po kaya sa natatig ko ko? Siyempre. You mean to say, may natatig ko ko din sa eternity? Lahat physically lilipat? No. Matatransform ka, we will be changed. At ang matitira sa'yo, yung essence mo, yung vibration, yung frequency, yung energy. Alam nga naman ganyan. Kaya ang tanong ng iba, paano po ako ngayon? Baldado po ako? Baldado po ba ako sa eternity? Siyempre, sagot naman ng Polyanish religion, ah, hindi, gagaling ka na. E ano pong edad ko? Kasi ayoko po ng itsura ko ngayon. Gusto ko yung itsura ko noong ako ay 20 anyos. Eh, sabihin natin sa Diyos, ibalik ka sa 20. So, merong iba-iba na naman. Ang gulo-gulo. Kasi hindi naman tayo ganitong-ganito paglipat eh. Kaya ko ipinipilit ngayon, intindihin nyo that this is all frequency, this is vibration. Hindi ito physical being. Lalampasan mo yan. Kung hindi man natin maintindihan lahat yan ngayon, ipasa Diyos mo na lang. Hindi mo nga naintindihan nun yung geometry, pumasa ka pa rin eh. Graduate ka pa nga. E di ganun din yung spirituality. Hindi mo kailangan maintindihan lahat. Tanggapin mo na lang, alam yan ng Diyos. Tapos, ang mahalaga, love na lang. Kasi yun ang kaya natin maintindihan. At hindi mo man maibatid ang mechanics noon, it is what will bring you to eternal life. God said that. Jesus said that. The Bible keeps repeating that. At physical death, what happened? Sabi ng Ecclesiastes 12:7, the dust returns to the ground it came from. Ibig sabihin, the body recycles to become stardust again. So huwag mong asahan na yung ganyang-ganyang katawan mo ang pupunta sa eternity because your body will be left behind. Babalik yan into chemistry, into elements of the earth para pakinabangan uli ng earth, para ma-recycle yung spirit mo ang pupunta sa Diyos. Yung spirit na galing sa Diyos, na nakisanib sa katawang lupa mo. Pero yung katawang lupa mo, hindi talaga ikaw yan. Yung vibration mo na galing sa vibration ng Diyos. Yung frequency mo na nagkakaintindihan kayo ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa prayer, huwag kayong mag-pray ng maraming words. Let your prayer be short. Because if your frequency is with God, hindi mo pa sinasabi, nakarating na sa Diyos. Beyond words. Kasi ang usapan nyo in frequency, not in human language. Kaya ayaw ni Jesus ng napakaraming da-da-da-da-da prayer eh. Kasi bumababa sa earth yung kahulugan ng prayer, hindi tumataas. Kailangang makalampas yan sa physical realm at maging vibration. Yung vibration, mga kapatid, di ba kung minsan may tao, nakita mo parang mabigat ang dugo ko sa kanya. Yung nagbebeso-beso yung katawan nyo, pero yung mga kaluluwa nyo, nagsasampalad. Alam niyo kung bakit? Ang nag-uusap doon, vibration eh. Nabivisualize yun na yung vibration. Di ba? Hindi yun ginig-ginig na ganun. Hindi. Merong katotohanan na hindi kita ng mata. Pero ang espiritu ang nag-uusap. Meron naman, na-meet mo pala siya, ang gaan-gaan ng dugo ko sa kanya. May ganun. Kasi yung espiritu mo, mas maraming alam kaysa sa utak mo. Kaya nakikinig ka sa discernment. May nagsasabi sa'yo. At yun yung vibration. Now,
Ecclesiastes 12:7, the dust returns to the ground it came from at death, and the spirit returns to God who gave it. Meaning, the spirit recycles to energy, to vibration, to frequency of the Creator. And you become completely one again because now you are no longer encumbered, you are no longer limited by the physical body. That's why death is freedom. Kaya huwag matakot. Sa kabila nung pinto ng kamatayan noon, nandun pa rin ang Diyos. Mas maningning, mas mauunawaan. Believers in Jesus and Jesusness vibrate in the frequency of eternal love. Enter the sphere of the divine eternal energy. Hindi yan ano ha, hindi yan new age. Yan ay karunungan na itinuturo sa atin ng science. Believers in Jesus are born again, recreated, recycled into eternal spirit, eternal life of the divine. John 11:24, sumagot si Martha, alam ko pong mabubuhay muli sa huling araw ang aking kapatid. Sinabi ni Jesus, anong huling-huling araw ang pinagsasabi mo dyan? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ako, hindi ang future event, hindi ang religious dates, hindi ang Jewish belief, hindi ang katuruan ng kung ano-ano dyan. Ako mismo ang buhay at ang buhay na walang hanggan. Kahit kailan, pwede ako magbigay ng buhay. Kahit anong paraan, pwede ako magbigay ng buhay. So huwag mong hintayin yung huling araw. Sabi niya, ako, hindi ang huling araw, ang buhay. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Yung muling pagkabuhay sa namatay na yung katawan. Yung buhay sa hindi pa namamatay ang katawan. Parehong operational ang power ni Jesus. Jesus is God's love incarnated. Di ba ang pag-ibig nga ay frequency? O paano ngayon naging tao si Jesus? Pero beyond that tao, beyond that katawan is the universal spirit of the Word who was made flesh. John 5:24, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. Walang binanggit ditong religion, ha? Walang binanggit na sekta. Walang binanggit na ritual. Ang sabi lang ni Jesus, ang nakikinig sa aking salita at katuruan ng pag-ibig at nananalig dito, eh meron ang buhay na walang hanggan. Hindi na niya kailangan hintay mamatay ang katawan niya. Nagsimula na ang buhay niya walang hanggan. Lilipat na lang yon, oras na namatay yung katawan. Love, not religious identity, is the distinction of those who are truly in God, of those who have eternal life. Gusto mong tanungin, ligtas na po ba talaga ako? Ligtas na kaya siya? Itanong mo, loving ba? Because love is the distinctive, not religious identity, not ritual, not anything. Love. 1 John 4:8, whoever does not love does not know God because God is love. Di ba ang daming religyoso, hindi naman loving? So alam mo na, kailangan ito matuto, kailangan ito maturuan. Hindi binabaliwala si Jesus ng mga pag-aaral na ito at pag-unawang ito. Jesus is in the center of all this because Jesus was sent to tell us that the way to God is love. Hindi siya nababaliwala. Central na central siya. Proverbs 12:28, in the way of righteousness, and to Jesus, righteousness is love. Huh? In the way of righteousness, there is life. Along that path is immortality. Tandaan niyo itong Proverbs 12:28, you want to be immortal? Be righteous. Be loving. Hindi ito be righteous according to the law, but be righteous according to the command of God through Jesus, love. Eternal life is in Jesus, in love. John 1:12, to all who did receive Him, meaning who received His love, to those who believed in His name or in His teaching of love, He gave the right to become children of God, therefore He gave the right to become eternal. Yung kasing maraming mga religious work, pag sinabing, ipatanggap natin si Jesus. Pero ang totoo, ang ipinapatanggap ay law. Ang ipinapatanggap ay religious tradition. Kunwari, ipinatanggap si Jesus, pero pagdilat mo after the sinner's prayer,
Isang tambak na loob ang ibibigay sa iyo, at actually, yung pala talaga ang agenda. Pero ang ipinapatanggap mo, pag pinapatanggap mo si Jesus, eh yung katuroan ni Jesus, and that is, receive God's love, it is grace, it has no payment, because love nga yan, so tanggapin mo na lang, at umibig ka sa kapwa kung paano ka iniibig ng Diyos, eh yun ang eternal life. Yun ang turo ni Jesus. Jesus is central to this teaching. Luke 10:25-37, ang ganda nitong usapan na to. May nagtanong kay Jesus, what must I do to inherit eternal life? It's probably one of the most important questions you could ask in your life. Sabi ni Jesus, what is written in the law? Mukhang akala mo, law pala. He replied, Jesus replied, how do you read it? He answered, yung nagtatanong, love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Observe that this is a non-religious, a non-sectarian way to inherit eternal life. You have answered correctly, Jesus said. Do this, love, and you will live. Hindi sinabing, join this religion, do this ritual. Sabi niya, paano po ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, ano bang basa mo sa law? Ano interpretation mo dyan? Anong tingin mo? Eh, mahalin po ang Diyos at ang kapwa. Yes! Tama ka! Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. This is Jesus, the non-sectarian son of the non-sectarian God. Binibigyan niya ng halaga yung vibration mo to vibrate in the frequency of love. To inherit eternal life, love God the Most High, and love your neighbor. Why love your neighbor? Because God loves that neighbor of yours. How can you say you love God and hate your neighbor? Eh, love din ng God yung neighbor na yon. Non-religious, non-sectarian. Here, Jesus sets free from religious brands and branding. Another mechanics of life that dapat ma-appreciate is recycling in spiritual terms, religious terms. Being born again is the way to the way of eternity, the way of the kingdom of God. Get into, stay in the cycle of love, of energy, of life. Nawa ka, uulit natin ang word na life na yan, and love, eh, lalong lumalim ng lumalim. Huwag niyong bilangin, ay, ika-37 ulit na yung word na love. Kailangan patalabin. 1 John 4:12, no one has ever seen God. Ha? Huh? No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Therefore, you want to see God? Love one another, because the act of loving one another makes God visible through our visible works of love. Doon siya nagiging totoo in the physical world. The unseen God is seen in love when people love one another. The essential God becomes material and physical through love. John 17:26. I have made you known to them, sabi ni Jesus Ama, in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them. See the cycle? And you will be in them and they in you, and you are eternal. I am eternal, therefore they will be eternal. We will be in this circle of eternity. John 11:25. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mangatay, ay hindi. Now, how to enter and be recycled to eternity? Believe in Jesus, the incarnated, branded Word. Si Jesus kasi yun yung branded Jesusness. Kasi bago siya naging Jesus, nandun na yung Jesusness. Kaya lang, hindi pa nagiging tao, so hindi pa nagiging Jesus. That's why we always emphasize the word Jesusness, because outside of the physical human Jesus is the idea of Jesusness. And you may be in Jesus the person or in Jesusness the idea, pareho lang yun. Kaya hindi siya branded, hindi siya franchised, mas universal. Believe in Jesusness
the essence, the spirit of the pre- and post-incarnated and branded word that had become Jesus. Pag-aralan nyo to. Pwede nyo namang i-click sa camera yung sinasabi dyan, and then pag-aralan nyo, balik-balikan nyo. Bawat paragraph ng dinidiscuss natin ngayon is worth 2 years of study. So by now, meron na kayong 40 years sa pag-aaral dapat kasunod nito. Kasi matagal yan bago maintindihan. Hindi bigla-bigla. Kung naintindihan agad, you're so gifted, thank God. John 1:12, but to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God, meaning children of eternity. When you believe in Jesus and accept Him, hindi yung formula prayer lang, ha? Kailangan naintindihan nyo kung anong tinatanggap tungkol kay Jesus, that God is love and that it is love that brings us to God. Yun ang dapat tanggapin, hindi kung anong religious laws. And you will be welcome into eternity. Love and believe vibrate in eternity. Let Jesus enter you, join your spirit, receive Jesus in spirit, into your spirit and heart, into your thought and mind, therefore into your vibration. Because thoughts are vibrations. Thoughts are frequencies. Receive the kingdom and the kingship of God in your heart and mind. John 3:36, whoever believes in the Son or in love has eternal life. Now, John 11, back to Martha and Jesus. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Kayo ba? Sumasampalataya kay Jesus? Ang hina naman. Therefore, hindi kayong mamamatay kailanman. Sinabi na ang linaw-linaw. Walang namamatay. Nare-recycle lang. Life rewards with eternal life those that give back to life and help sustain life. In other words, those that love. Kanina pa natin pinapaliwanag yung cycle. For anything to be eternal, it must cycle and recycle. So sa buhay, ang magiging eternal, yung nagre-recycle, yung kasama sa cycle. Therefore, hindi lang tumatanggap, nagbibigay din. Kasi ang tunay na cycle, you receive and you give. Then you receive and you give, and you give and receive, it becomes eternal, parang pendulum. Pero kung get ka lang ng get, huwag mong asahang may eternal life ka. May mangyayari sa'yo, pero hindi ka mamamatay. Iba. Next month na kaya natin pag-usapan yon. Those who love could become like a supernova. Nabanggitan natin yan many months ago. Sa supernova, ibig sabihin lang yung mga bituin na dahil bigay sila ng bigay, sumasabog sila at nagiging maraming bituin din sila. This is a scientific phenomenon. Yan tinatawag na supernova. Another word to study. If an object, like a massive star, keeps on giving out, it will become a supernova. It will shine most brightly and then explode to spread its matter back to the universe. Yan yung sinasabi ng Ecclesiastes, the spirit returns to God. Pag supernova ka, give ka ng give, love ka ng love, sabi ng Diyos, isali natin siya sa eternity. Kasi ang kasama sa eternity dapat nagre-recycle, kasama sa cycle of life. Pag take lang ng take, hindi nag-give, ba natin isasama yan? Hindi uubusin niyang life. Kailangan nag-give. So, sabi ng ganon, ba, magiging supernova ito. Mamatay ka man, dadami ka. Di ba, ganon din tayo, yung mga nagpa-aral ka, namatay ka man, marami yung natuto. Nagpakain ka, mamatay ka man, marami yung natuloy ang buhay, nadugtungan ang buhay. So yung bigay ng bigay, yun ang tunay na umiibig. At ang tunay na umiibig, kung hahanap tayo ng comparison sa astronomy, yun yung nagiging supernova, sumasabog, hindi para mawala, kundi para dumami. Those who love could get recycled, recreated, reborn. In other words, they could become born again. Kaya sabi ni Jesus, you must be born again. You want eternity? You must be born again. Kailangan maging supernova ka. Mag-give ka ng give, tapos sasabog ka, at dadami ka. Yan yung nagkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi buhay ka pa, nagpapatuloy ang buhay mo dun sa mga inibig mo, minahal mo, pinakain mo, kasali ka sa circle of life. John 3:3, Jesus replied, very truly I tell you,
No one can see the kingdom of God unless they are born again. Unless they are born from above. In other words, unless they are recycled. Unless they become supernova. Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives. The one who is wise recycles life. The one who is wise gives and receives. The one who is wise loves and therefore will be eternal. Look at Jesus. Look at Jesusness. And look at Jesusness believers as supernovas. John 12:24-25, I tell you the truth. Ito yung, in biology, ito naman yung equivalent ng astronomy, supernova. Sabi ni Jesus, I tell you the truth. Unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many new kernels, a plentiful harvest of new lives, of recycled lives, of stars, if you must. So sinasabi ni Jesus yung principle, mamamatay man niyang mga trigo na yan, hindi talaga yan mamamatay kasi magtutubuan ng napakarami mga ibang trigo na nabuhay dahil siya'y namatay. Ganon din ang ginawa ni Jesus, namatay, maraming nabuhay. So dapat sa iyo mambuhay, maraming mabuhay. At mamatay ka man, mabubuhay ka uli. Pero kung nabubuhay ka, wala ka man lang minahal, wala kang tinulungan, sabi ng Diyos, ay, tanggalin to sa cycle kasi abala lang, kasi sayang lang. Hindi siya nagpa-participate sa recycling of life. So dapat mawala siya sa cycle kasi abala siya. So, ang ibig natin sabihin, meanwhile, those who are not in God, those who are not in Jesus, those who are not in love, meaning those who are not productive, useful, contributing to the creation and to the system, will not be allowed to be eternal. So, hindi lahat magiging eternal. Merong mga hindi magiging eternal. Bakit? Hindi sila isasali sa circle of eternity kasi sayang lang. Hindi sila kasama sa recycling. Wasteful. Hindi sila loving. Hindi sila giving. So, anong papakinabangan ng eternal system sa kanila? Dapat silang ma-eliminate. They will be annihilated or destroyed. They will perish. Jesus taught that people who did not believe in Him, meaning in love, in giving, would perish. Hindi niya sinabing will be punished forever. Ang sabi ni Jesus, will perish. Ang equivalent nito sa astronomy, black hole. At babalikan natin yung black hole na yan. Kung pwede kang ma-supernova, pwede ka rin ma-black hole. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. In scientific equivalent, the unbelieving, the unloving, the selfish could be black holed. Yun yung perish. What is a black hole? If an object, like a massive star, keeps on taking and taking matter by its gravitational pull without giving out, it will become a black hole, a region of darkness and nothingness. Ganun ang nangyayari sa hindi loving. Kaya dapat unawain ang teaching of love. Matthew 25:30, sabi ni Jesus tungkol sa mga ganito, throw that worthless servant outside into the darkness. And if you like to read it, into the black hole. Hindi sila dapat payagang patuloy na makisali sa recycling kasi hindi sila nagre-recycle. Hindi sila nagko-contribute sa eternity. Take lang sila ng take. At sabi ni Jesus sa John 11:26 kay Martha, naniniwala ka ba sa sinabi ko? Kasi lahat ng pinag-usapan natin, pwede ilagay sa loob ng usapan nila. Faith is everything. Faith opens to eternity. Faith in Jesus, in the essence and teaching of Jesus, in Jesusness, saves from judgment by the law, saves from guilt and fear, and gives eternal life. Sumagot si Martha, Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Ang daming naganap sa usapan na yon. Pagtitingnan natin yung mga in between the lines.
For now, mga kapatid, mayroong definite law of creation, of nature. To stay in that system, to stay in eternal life, live by that law, love.